Ang shoulder dislocation ay uri ng injury na maaaring makuha mula sa isang motorcycle accident, pagkahulog sa mataas na lugar kung saan tumama ang balikat sa sahig, at maaari rin sa mga contact sports tulad ng basketball. Kung kayo ay bystander sa isang nagtamo ng shoulder dislocation, ito ang dapat ninyong gawin. Bago gumawa ng ibang bagay, tiyakin muna kung ligtas ang paligid. I-assess ang kamalayan ng biktima o level of consciousness nito. Namali mong pangalan mo? Tumawag ng emergency medical services kagaya ng 8911 UNTV. I-check ang airway, breathing, circulation at kung mayroong bleeding. Sunod na i-check ang PMS o pulse, motor, at sensory, at capillary refill. Check ko lang po yung pulse nito. Okay po. Pakigalaw po, nagkagalaw nito ba ito? Ito po, nararamdaman nyo? Sige po. Okay po, salamat po. Para mai-immobilize ang shoulder dislocation, gawin lamang ang paraang ito. I-expose ang injured na bahagi upang malaman ang kondisyon ng balikat. Lagyan ng sling sa pinaka-komportabling posisyon at mag-apply ng swat. Tapos ng paglalagay ng sling at swat, ay muling i-check ang PMS at cap refill upang masiguradong hindi ito naapektuhan dahil sa pagtatali. Dalawa lang po ng hindi. Okay po. Nararamdaman po? Sige po. Check ko lang din po ito. Okay po. Salamat po. Palaging pakalmahin ng pasyente at siguraduhin sa kanya na may darating na tulong. Tandaan ang first aid para sa taong nagtamo ng shoulder dislocation. Since safety, check the level of consciousness. Tumawag ng emergency medical services tulad ng 8911 UNTV. I-check ang airway, breathing, circulation at bleeding. I-immobilize ang injury. Pakalmahin ang pasyente at siguraduhin na may darating na tulong. To learn more about first aid, emergency preparedness, and disaster awareness, don't forget to click the subscribe button.